Pag ang isang pulis, madaling lapitan, madaling puntahan, madaling rumisponde, e paano kung ang pulis mismo ginamit kanyang kapangyarihan, pati bata pinatos? Tony, hindi pa rin makamupo. Natakot ka? Opo. Nakikita mo ragi ang pulis niya sa kapitbahay niyo? Opo. Tanong, opo. May pananakit po ba dito ang pulis natin sa isang minor de edad? Dito sir, sa Rizga sir, medyo may pula po dito nung pumunta sa barangay. Okay. Tama ba ang ginawa ng pulis, inakma, pumasok sa bahay at na-witness ng kapatid kaya pumunta nagpabitag ngayon? Mali sir, mali po. Ikaw ngayon, Master Sergeant Police Mota, makinig ka. Huwag mo kaming pinagluloko na parang nagsalita ka rito sa amin. Walang pulis-pulis sa akin kapag mali ang ginawa mo. Pag ang mga minor de edad makinig ka, lakas ng loob mo na may nakakita rito, sabihin mo sa harapan ko yan. Buisit ka. Mapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil sa pulis na irereklamo ko dahil pumasok po siya sa bahay ko at sinaktan po yung anak ko. Noong November 23, yung anak ko po ay may kaaway. Kalaro niya lang po at saka kapitbahay din namin. Naapakan po niya yung tsinelas ng anak ko. So doon na, nag-away na sila. Tapos napikon yung anak ko. Kasi nasira yung tsinelas niya. After noon, umuwi na yung anak ko sa bahay. Tapos nagsumbong yung kaaway niya dun sa mama. Pumunta rin sa bahay. Kinausap yung anak ko. Tapos isasara na po ng anak ko yung pinto. Kasi tumahimik na po yung kapatid niya. Bigla pong pumasok yung pulis. May dalang posas. Doon po pinusasan niya yung anak ko. Una natanggal, tapos binalik niya ulit. Tapos sinampal. Tapos hindi pa siya kontento. Binitbit niya, ginala niya pa doon sa may tindahan. Doon niya, sinuntok sa tagiliran, tsaka pinitik yung ilong. Dumating si Kagawad Klet, pinatanggal yung posas. Tapos maya-maya po, tumawag po siya ng sa barangay po si Bausi. Sir Ben, tulungan niyo po ako sa nangyari sa anak ko. Tulungan niyo po ko yung pulis na nanakit sa anak ko. Na mabigyan ng hustisya yung anak ko po. Kung totoo man tong sumbong na to, nakakapanginig ng laman, pulis ka. Kung hindi ka lang naka-uniforme, babatukan kita, hindi ako nagbibiro. Pag isang pulis, madaling lapitan, madaling puntahan, madaling rumisponde, alang-alang doon sa taong bahay niya kanyang pinaprotektahan. E paano kung ang pulis mismo ginamit kanyang kapangyarihan, pati bata, pinatos? O kasama natin iyon, ang nanay na si Mary Joy, kasama rin. Mary Joy, si alias Samantha, 14 years old. Si Samantha raw ay nakita ang buong insidente ginawa ng pulis, kanyang kapatid na minor de edad. Kaya natin pinaupo rito at hindi natin pwede makasama rito yung minor de edad na biktima, si alias John. Tony, hindi pa rin makamupo. Natatakot ka? Opo. Nakikita mo ragi ang pulis na yung sa kapitbahay niyo? Opo. Okay. Sa tuwing nakikita mo, nag-namihit? Wala na. Lagi lang nakasara yung pinto namin, mag-iinanas. Paranakot na yan, pag ganon. Okay, sige. November 23, habang nakikipaglaro ang 13 years old na anak ni Mary Joy sa kalaro nito, bigla na lang daw nagkapikunan ang mga bata, nagsuntukan. Okay, matapos ang awin, dalawang bata ay nagpagsabihan na trusulba na daw ang ingulo. Nang matapos ang diskusyon, bigla na lang pumasok ang pulis sa bahay ng mag-ina at bigla raw itong pinusasan, 13 years old na anak na lalaki ni Mary Joy. Binitbit at dinala sa tindahan ng pulis. At sinuntok sa tagiliran, piniingot ang ilong, minor de edad. Nakita raw ng Kagawad Jocelle Klet ang insidente. Pinuntahan agad ang pulis at minor de edad na pinatanggal yung posas. Bukod kay Kagawad, nakita rin ang isang anak ni Mary Joy ang pangyayari. Nakausap ng bitag si Police Staff Sergeant Ace Mota. Sinabing hindi siya sasagot. Ay, hindi ka sasagot, ha? Tinanggi nitong pulis sa sinaktan ng bata. Umawat din daw siya sa nangyayaring gulo sa pagitan ng minor de edad. Hindi rin siya totoong pinusasan. Pag ang mga minor de edad makinig ka, lakas ng loob mo na may nakakita rito, sabihin mo sa harapan ko yan. Buisit ka. Okay, una sa lahat, nakita mo to, ginawa sa kapatid mo. Opo, nasa loob po ako noon, nakita ko po yung kapatid ko, biglang pumasok sa bahay, galit po kasi siya kasi nga po away bata din po. Ang nangyari po, sinundan ko po siya. Yung sino? Yung kapatid ko po. Okay, dahil... Wala pa po, noon yung pulis na po si Mota po nasa loob po noon, wala pong eksena pa noon. Nung pumasok na yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, pumasok po siya sa loob at saka
uminahon kasi. Mm-hmm. Kasi nga po mainitin po. Okay, so in other words, nasabi mo na, ano? Pero opo. Sa akin, okay, nakita mo, okay, minor de edad ka, okay, 19 ka masakit. Kakausapin natin dito yung Vowsy ng Barangay Council for Protection of Children, si Daisy Villanueva. Ma'am, parang pakisalaysay kasi parang medyo uminit ang ulo ko na nasaksihan ninyo at ginawa ninyong tama, ah, nakita ninyo, pinatanggal yung posas. Pakipaliwanag, pakikwento lang, ma'am. Actually, sir, wala po ako doon sa eksaktong lugar. Okay. Yung kagawad po namin sa barangay, si kagawad Jocel Plet, okay. Tumawag po siya doon sa co-worker ko, okay, na kailangan daw po niya ng Vowsy. Okay. So ngayon, sir, pagpunta ko po doon sa bahay ni kagawad Jocel, yan, sir, si Thirdy nando doon po nakaupo. Kinakausap po ni kagawad Jocel. Mm-hmm. Ang sabi po ni kagawad Jocel is, huwag mainitin ng ulo mo, huwag kang mananakit ng bata, at huwag kang magiging palasagot at magmura sa mga matatanda. Yun, sir, ang ina-advise ni kagawad Jocel. Tapos, sir, binigyan pa po siya ng bigas. Tapos sabi, sir, ni kagawad Jocel sa akin is, Daisy, tulungan mo siya. Bakit kagawad, ano pong problema? Ang sabi po ni kagawad Jocel is, parang hindi na nga daw po nagustuhan ng mga matandang nakakarinig sa kanya yung mga sinasabi niya. Kaya po yung matanda na parang nagalit sa kanya. Sinong siya? So, ang ginawa, yan po, sir, si 3D, yung anak po ni Mary Joy. Okay, si Mary Tapos Joy. Tapos ngayon, sir, opo, ngayon, sir, ang ginawa ko po is hinatid ko po yung bata sa kanila. Sabi ko, puntahan natin yung nanay mo para maayos natin sa barangay kung ano man kako yung problema. Okay, ma'am, sandali, papahaba, no? Gusto ko pong imbestigahan kung nga ba'y nasaksihan ng kagawad ang pagposa sa bata na 13 years old. Bata po to. Ay, sir, wala, sir. Bali po ang tanging nandoon lang po sa bahay nila nung time na yun is yung ate niya po, si Samantha. Pero totoo po ba nasaksihan ng kagawad Jocel Clet? Na pinusasan, sir? Oo, na may posas, pinatanggal ang posas. Ay, hindi, sir. Hindi po. Nandoon ba kayo o wala kayo ron? Wala din ako, sir, Rina. Oh, so, hindi nasaksihan ng inyong kagawad na itong pagpatanggal ng posas sa bata. Opo, sir. Wala pong sinabi si kagawad Jocel. So, paano nangyari na dito? Okay, sandali, ma'am. Okay. Marami na po kayo nasabi na hindi po masyado relevant sa amin. Tanong. Opo. May pananakit po ba dito ang pulis natin sa isang minor de edad? Bali, sir, yun po yung kinomplain ng ate niya. Pagpunta Alright. Ko po sa bahay nila. Alright. Kinomplain. May nakita po ba kayong mga lakra or anything sa kamay? Did you investigate yung bata? Dakayin na sa Vowsy. Dito, sir, sa wrist niya, sir, medyo may pula po dito nung pumunta sa barangay. Alright. Hindi ba ba tinanong po, ma'am, sa barangay, saan mo po nakuha yung may pula na yan? Yan ba'y bakat ng Actually, posas? Sir, tinanong ko po yung ate niya kung ano po yung nangyari. Yun nga po, sir, ang sabi po ni Ate Samantha is pinusasan daw po ng pulis at hinila daw po yung kamay habang nakaposas. Alright. Kaya opo. Naglakra yung sa may wrist niya based dun sa opo. Sinasabing handcuff na yon, okay? Opo. Okay. So, nung sinabi po sa inyo ni Samantha na ang kapatid niya mismo naka, paano po nangyari? Nagpadala po kayo ng investigador o kayo po mismo nag-imbestiga? Actually, sir, pinatawag ko po yung polis para okay. po pumunta sa barangay. Alright. Pumunta naman, sir, yung polis, pero pumunta po siya, sir, nakaalis na po yung mag-iina. Okay. Hindi po sila nagpang-abot sa barangay. So, ma'am, ano pong matutulong nyo pag minor de edad na medyo narereklamo po at may nakita po kayong bakas ng posas? Actually, sir, sinabihan ko po yung nanay na kung gusto po niya ipamedical po namin, sabi ko po, sa NCH po, pumunta po ng NCH. Alright. Ang lapit lang, sir, ng NCH ma'am, sa barangay ma'am, hindi na importante sa akin kung anong nalalaman ninyo. Ang gusto ko, opo. Kung ginawa niyo bang nalalaman ninyo. Opo, sir. Pinuntahan. Pinamedical niyo po ba agad? Kasi Vowsy kayo, eh, di ba? Hindi, sir. Kasi po, yung nanay, sir, nung time po na tinatanong ko siya, sabi ko, ano ate, ano bang gusto mo ipamedical? Ang sagot, sir, nung nanay, kakasuhan ko, hindi ko alam, hindi ako makapag-desisyon. Okay, sandali. Sir, Daisy, relax. Yes po. Relax. Po. Hindi ikaw ang subject dito. Opo. I need your help to assist kung nabay ikay nasa Vowsy. Alam nyo man kasi pagdating sa women's and children pa po ito, that 13, whether this person is a bad kid, opo. Bahala na magdetermina dyan yung DSWD. Ang sa akin lang, may nakita kayong bakas ng posa sa kamay at ang nanay hindi alam dahil nanggagalaitin, nanggagalit. Hindi niya alam ang ginawa niya. Pinayuhan niyo ba kung ano yung tamang gawin? Opo, sir. Pinayuhan ko po siya. Alright. Inimbestigahan niyo ba ang polis? Anong sinigaw na ng polis? Pumunta, sir, si Sir Mota sa amin. Tapos, sir, nagbigay
po siya ng statement. Tinanong ko siya, sir, kung sinaktan niya. Ano sinabi? Ang sabi niya, sir, is hindi niya daw po sinaktan. Mm. Okay, pinatakot niya lang daw po na pupusasan niya. Alright, sige, ganito na lang. Okay. Oh. Bilang Fauci, tama ba ang ginawa nitong pulis sa kanyang pag-aasta na bata protektado ng batas at estado ang bata pag minor de edad? Kaya may Fauci, adyan po kayo. Mali, kayo sir. Kayo pong unang nakakaalam. Ang sa akin po kasi, marami na po kayong kwento at sinasabi ko lang kung nabay, nagkulang ba kayo o tamang ginawa niyo? Sabi niyo naman tama naman ang ginawa ninyo. Kung sakaling hindi pa po alam ng nanay kung paano gawin dahil nang gagalitin sa galit, gusto magsampa ng kaso, normal behavior po yun. Di ba? Pero dapat bang antayin pa ang nanay kung nakita niyo na, sabihin na natin, bad boy or medyo may pagka... alam mo na itong bata na to, eh wala tayong magagawa. Eh, alam mo naman kasi, eh, may batas si Kiko Pangilinan yan, juvenile law. Eh, kahit na sentensya, hindi po pwedeng sentensya yan. Sa DSWD yan. Ang tanong, tama ba ang ginawa ng pulis, inakma, pumasok sa bahay at na-witness ng kapatid kaya pumunta nagpabitag ngayon? Mali sir, maling-mali po. Yun lang ang gusto ko. Ikaw ngayon, Master Sergeant Police Mota, makinig ka. Huwag mo kaming pinagluloko na parang nagsalita ka rito sa amin. Sabihin mo yan sa harap ni District Director mo kay... General Maranan, o di naman kaya, hanggang doon sa sinasabing NCRPO, makikita mo, huwag mo kaming pinagluloko pag pumasok na ang bitag. Walang pulis-pulis sa akin kapag mali ang ginawa mo. Di ko kailangan ng uniforme mo. Pag naka-uniforme ka, respetuhin kita. Pahuhubad kong uniforme, hambalusin kita. Pag naka-sibilyan ka at na-tiyempohan ko, ganyan ang inaasal mo, may katapat ka, ako yun. Tandaan mo, ang tatay namin, pulis. Colonel Ramon Tulfo, Senior. Constabulary noon. Dito sa parting to, buisit ako. Pag medyo pulis ka, ikaw dapat takbuhan. Ikaw dapat unang nagdala sa barangay para pag-ayusin. Nilagay mong kamay mo. Pumasok to. Makinig ka rito, ano, kagawad. Okay, they say. Ang ginawa nitong si lintek na pulis na to, trespassing. At ginawa niya rito yung physical abuse sa bata. Pinusasan niya. Alangan ba naman itong mga agrabyado pupunta sa amin? Sinakal pa. Pinitik pang ilong. Sa palagay mo kaya gagawa ng kwento to? Eh makapangyarihan yan. Kanino tatakbo to? Tatakbo to sa bitag sa amin. Ako si Ben Tulfo. Ako yung tirador ng mga siraulong mga pulis niya na hindi dapat na mali ang asal. So ngayon, pakipaliwalag lang, puntahan mo ulito, ipadalhin mong mensahe ko, sabihin mo sa kanya, ipapatawag ko to dyan sa distrito. Sabihin niya sa harapan ko yan at dadalhin ko yung bata, ina, doon siya magpaliwanag, wala na sa barangay to. Ito'y pang-uugali, pang-aasta nitong sinasabing pulis. Nakapag ma'am, pag may nakita kayong mga pulis dyan sa lugar ninyo, si Raulo, the next time, tumawag muna kayo sa 122. Pulis din mismo darating, naka-body cam at ibablatter yan. Pero ngayon, ako na mismo ang hahawak ng kasong ito. Kinakailangan mong tawagan tong lintek na pulis na tong si Ace Mota na to. Pakisabi lang, ano? Opo, sir. Kopya po. Darating ako, hindi dyan, ipapatawag ko lang yan. Sabihin niya sa harapan ko yan, ituturo ng babae nitong ating nakakita at saka yung bata. Simple lang. Makinig ka, Mota. Isa pa. Merry Christmas sa'yo. Magtutuos tayo. Magkikita tayo sa distrito. Maghilamos ka, tanggalin mo mga muta mo. Pagharap mo ako. Sira ulo ka pala eh. Natayo ako sa inyo. Ibang klaseng pang-aabuso to. Kami po nagsasabi, inabuso ka ba? Sinaktan ka ba? Niloko ka ba? Ginabit bang kapangyarihan nino man kung kay law enforcement or politiko, senador, congressman, mayor, gobernador, kahit sino ka ba? Kapag nang-abuso ka, dapat sa'yo pabitag na lang. Higit sa sumbungan, embestigahan. At ang mga reklamo, bibigyan namin ng solusyon. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak! Iba pong galawan po namin. Alang-alang doon po sa mga walang boses, walang kalaban-laban, mahihina, kaya inaabuso. Tulong at serbisyo, may tatak! Tatak, bitag! Ako po si Ben Tulfo. Ito pong hashtag, ipabitag mo.